Hello mga katipsy! Welcome back sa aking channel at ngayon ipapakita ko sa inyo ang top 10 Instagrammable pasyalan dito sa Cavite. Alam naman natin na ang Cavite ay isa sa magagandang lugar sa southern part ng Luzon. Kaya magsimula tayo sa number 10. Ang Aguinaldo Shrine ay tinatawag ding House of History dahil dito ginanap ang Independence Day noong June 12, 1898. Kung gusto mong pumunta rito ay kinakailangan mong mag-book ng appointment 2 days bago ka pumunta dito. Mag-visit ka lang sa kanilang Facebook page at open sila ng Tuesday to Sunday at wala namang entrance fee. Kanoon ang top 9, Pasal Mansion. Ang Pasal Mansion ay matatagpuan sa Tagaytay. Ito ay isang museum na makikita ang pinakamalaking jigsaw puzzle at isa na rin itong napabilang sa Guinness World of Record mula 2012 to 2017. Napakagandang pumunta dito mga katipsy. Ang entrance fee nila dito ay 100 pesos lang. Open sila Friday, Saturday, and Sunday. At open din sila kapag holiday, 8 a.m. to 5 p.m. Top 8 Korean Temple sa Silang Cavite. Good news to sa mga K-pop fan at sa mga K-drama fanatic. Dito ay 30 pesos lang, pero pinapili mo na parang nasa Korea ka. Ang good news guys ay pwede mong rentahan ang kanilang traditional costume basta magsabi ka lang. Kaya napakaganda mag-picture dito, talagang worth it pang Instagram talaga. Pasyalan mo na guys, open sila 9 a.m. Top 7 naman is the Gingerbread House sa may Silang din. Tinaguri ang a place to make memories dahil hindi lang bata ang mag-e-enjoy kundi buong pamilya. Ang entrance nila dito ay 150 pesos, kapag senior naman is 120, at kapag kids ay 100 pesos. Ang entrance nila ay exclusive na sa mga iba't ibang village na mapupuntahan sa loob tulad ng Bobby and Betty Houses, Candy Village, Candy Hall, Dreamcatcher, Live Love Love, IG-worthy areas, and mini museum. Outside food is not allowed, but pets allowed basta may diaper. Open daily 8 a.m. to 5 p.m. and pwede na rin ang walk-in. Top 6, Museo Arlina in Tagaytay. Good news ito para sa mga art lovers, sigurado ma-appreciate nyo ang kagandahan ng museum na to na gawa ni Ramon Orlina, practitioner of glass sculpture in the country. Napakaganda mag-picture dito guys, sobrang IG worthy. Ang entrance nila dito ay 130 pesos at sa mga estudyante naman at mga senior ay 100 pesos only. Opens Tuesday to Sunday 10 a.m. to 6 p.m. Top 5 IG places here in Cavite, itong Labarriol's Kawabat in Tagaytay. So mga katipsy, kung gusto mo naman maka-experience ng kakaiba, perfect to sa'yo itong Kawabat nila. Sobrang marirelax ka dito habang nakalublub ka at nakatingin ka sa magandang tanawin nila. Sobrang worth it. Visit lang yung kanilang FB page for inquiries kasi no appointment, no schedule sila at this moment. Pwede silang day tour at meron din silang overnight stay. Top 4 IG places here in Cavite, the Gisdis ng Maragondon. So mga katipsy, kung ikaw naman ay nature lover at mahilig ka sa konting adventure, okay na okay to at tamang-tama to para sa buong pamilya kasi meron sila ditong spider web at meron silang infinity pool, meron din silang tower na maganda ang view at meron silang garden, napakaganda ang pumasyal dito guys. Just visit their FB page para malaman mo yung kanilang rate kapag mag-overnight kayo. Pero kung day tour, ang entrance fee is 150 pesos. Tamang-tama to rin to sa mga rider na gustong mag-unwind. Napakadali lang naman itong puntahan. Top 3,
Torres Farm sa Naic, Cavite. Tinatawag ding happiest place in Cavite, ito ay isa sa mga one-stop leisure place with hotel, villas, pools, and event venues. It has 29 global attractions for picture taking, and it also caters to various types of events. So, ang entrance fee nila dito is 200 pesos. Kung picture taking lang, 180 pesos. Pwede rin magbago yung rates nila. So, mas magandang visit kayo sa kanilang FB page. At opens naman sila daily. Walk-in are allowed, basta picture taking lang. Pero kung gusto nyo ng day tour and overnight, kailangan nyo mag-advance reservation. Top 2, Napabay Crosswind, Tagaytay. So mga katipsy, kung gusto mo naman is romantic places, dito ka na magpunta sa Crosswind sa Tagaytay, inspired by a rustic home in Napa Valley, California. Siguradong mag-enjoy ka. Napakaganda na atmosphere dito lalo na sa gabi. Top 1 IG places here in Cavite, Riverfront Garden, Maragondo. Mga katipsy, kung gusto mong mag-unwind, mawala ang stress mo, gusto mong magbakasyon ng malapitan lang, dito ka pumunta sa Maragondo, Cavite. Napakaganda ng places na to. Tamang-tama to para sa pamilya, para sa mga magbabarkada, pwede rin. Ang entrance fee nila dito is 250 pesos. Pwede rin silang overnight stay. Visit their website na lang. Nakalagay na rin din kung magkano yung mga yung accommodation nila. Napakaganda rin itong mag-stay. And that's it guys, ito ang aking top 10 IG places here in Cavite. Sana mapuntahan natin ang mga magagandang lugar sa Pilipinas. Love our own kasi napakadami talagang magaganda kung mag-explore lang tayo. At kung nagustuhan mo ang video na to, i-like mo at mag-subscribe ka na rin sa akin para ma-notify ka sa mga top 10 list ko. Sana makita pa kita sa akin next video. Salamat sa panonood. Bye mga katipsy!